everybody! Yes, yes, yo! Welcome, welcome, welcome to the show! Kumusta naman ang lahat? Oras natin 1:22 with matching hingal. Hingal na hingal po ako. Nagbabalik na naman po ang nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi ako yon. Si Gandang Kara! Yes! Andyan pa ba kayo? Sana andyan pa kayo, di ba? Sana hindi niyo ako iniwan. Dapat naman kasi pag pinangakong hindi mang iiwan, hindi talaga aalis. Ganon! Nako! O eto na muna, welcome to the live! Please like and share our live video. And again, happy Monday sa ating lahat, di ba? Paalala muna, syempre dahil Lunes na Lunes, kailangan mong maging malakas para sa mga susunod na araw dahil marami ka na namang gagawin. Marami ka na namang assignment na pinapagawa sa'yo ng boss mo. At kung anik-anik, kaya naman dapat ay strong ka. Kaya kailangan meron kang food supplement na puro ang sangkap at walang halong chemical. Ito ay walang iba kundi MX3 capsules. Ito po ay low in sodium, fat-free, cholesterol-free, at nagtataglay ng alpha, beta, at gamma nutrients. Meron ding antioxidants at anti-inflammatory properties. Ito rin po ay dumaan sa state-of-the-art ISO-certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacist and microbiologist. Kaya naman, iba na ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo. At may pagmamalaki natin na proudly Philippine made. For more questions, visit their website mx3ph.com or tumawag sa hotline 0918-8888-693. Ayun na nga, palakpakan natin yan, syempre. Ayun. Hi nako mga pangga. Kumusta naman ang lunch break mo? Hello sa mga nagkamay ha. Isa na ako dyan present. Alam niyo mas masarap talagang kumain na nakakamay. Hindi ko alam ha, kung ako lang ba to o may mga makaka-relate sa akin na kahit nasa harapan mo na yung tinidor, hindi mo pa rin gagamitin. Pipiliin mo pa rin na magkamay. Bakit? Hindi ko rin alam. Hindi ko ma-explain, di ba? Hindi ko alam, nasanay ka lang ba? Or ang sarap ng kamay mo? Ng daliri mo? Ganon. Hindi ko alam eh. Siguro may mga tao talagang ano. Hindi, sa akin, feeling ko, parang very natural, very raw. Tapos, hindi ka nakakakain ng metal. Kasi di ba yung kutsara? Oh, yun lang naman. At saka parang feeling ko mas na-e-enjoy ko na sinusubo yung ano sa bungang ako. Sinusubo yung kamay ko. O diba? Hello sa lahat ng mga nagkakamay hanggang ngayon. Di ka pa tapos kumain? Ang tagal mo na kumakain, 1:30 na. Wala pa pala, 1:25 pa lang po. Oo. In advance ko lang. Malapit na rin mag 1:30. Pero sa lahat ng mga nagla-lunch break, ayan, hello po sa inyong lahat. Yung mga nakatambay sa labas dyan. Yan, enjoy lang, enjoy the food. Wow, enjoy the food. At sa mga nasa bahay naman na mag-isa lang kumakain, ako pangga, huwag ka masyadong masad ha. Tsaka wag na wag kang iiyak sa pagkain. Alam mo, stress ka, problemado ka. Ubusin mo muna yung luha mo, 'di ba? Kaysa yung umiiyak ka habang kumakain kasi blessing ang pagkain. So hindi mo dapat ipa-feel na yung blessing eh tinatanggihan mo or iniiyakan mo kasi hindi maganda. O, diba? O, eto na. Dahil dyan, eto na nga. Huwag na natin patagalin pa. Sabi ko naman sa'yo ang story natin sa Sincerely Kara. Ngayong araw na ito, ano na naman kaya ang ating istorya? Tinagalog ko lang. Huwag na nga natin patagalin pa. Dito lang yan sa Sincerely Kara. Minsan sa buhay natin, kapag nagmahal tayo, ayaw nating magkaroon ng ibang problema or may ma-involve na ibang tao sa relasyon natin. Gusto natin focus tayo dun sa partner natin.
Pero paano nga kaya kung hindi ka na-focus sa partner mo? Paano nga kaya kung nakakaramdam ka ng something magical o ng spark sa ibang tao kesa dun sa partner mo talaga? Ano nga ba ang gagawin mo? Iiwan mo na lang ba yung partner mo? Or pipiliin mo yung sinisigaw ng puso mo? Ang hirap mag-decide kapag unsure ka na sa nararamdaman mo. Ito ang story ni Jenna. Meron siyang girlfriend. Yes, pareho silang babae. So, si Jenna ay isang bae. 3 years na silang magkarelasyon. At meron din siyang best friend na babae naman. Yung best friend niyang babae, merong boyfriend, si Sander. At si Sander, nagugustuhan niya na. Kasi lagi niya nakikita kung paano alagaan ang best friend niya. Minsan nagiging third wheel siya sa mga labas. At parang nagiging babae na ulit siya. Well, babae naman talaga siya, pero dahil nga may girlfriend siya, syempre ibig sabihin, hindi na pwede. Pero parang yung pagka-girl niya, gusto niyang ilabas kay Sander. One time, hinatid siya ni Sander. Sabi ni Sander, hindi raw alam ng best friend niya na naghahatid siya kasi baka magalit. So one time na naghatid sa kanya si Sander, nag-kiss sila sa loob ng kotse. At in love na siya kay Sander. In love siya sa boyfriend ng best friend niya. Ngayon, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kasi committed na siya sa isang relasyon sa girlfriend niya. So let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Hi, DJ Kara. Tulungan niyo po akong mag-decide. I've fallen in love with my friend's boyfriend while being in a relationship with the girl. 3 taon na kami ng girlfriend ko. Although same sex, walang naging problema sa relasyon namin kahit pamali sa paningin ng iba. Kahit nahihirapan yung pamilya namin nung una natanggapin kami, eventually, natanggap nila kami. Wala na akong mahihiling pa noon. Kasi imagine, I get to be with my girlfriend na kahit hindi ko nararamdaman yung takot na mawala siya dahil lang pareho kaming babae. Sobrang panalo ko sa girlfriend ko. Maganda, mabait, kahit madalas may topak okay lang. Mahal ko siya. But not until Sander came. Itago na lang natin siya sa pangalang Sander. Si Sander ay boyfriend ng kaibigan ko. Mabait siya, guwapo, gentleman. He was so perfect. Nainggit ako minsan with how he treats my friend. Parang prinsesa yung kaibigan ko. Minsan sinasama nila ako sa outings nilang magjowa. Third wheel ako at hindi ko sinasama ang girlfriend ko dahil gusto kong magkaroon ng time alone with Sander kahit minsan lang. Unti-unti, nauhulog ang loob ko kay Sander. Hinahatid niya ako pauwi kasama ng mga friend ko at ng girlfriend niya. Minsan, binibigyan niya ako ng regalo kahit hindi ko naman kailangan. Hindi raw niya sinasabi sa girlfriend niya kasi baka magselos. Though, binibigyan ko din naman siya minsan ng regalo. Isang beses, nagkasakit yung friend ko kaya si Sander lang ang naghatid sa akin pag-uwi. We kissed in his car. At doon ko nalaman how he feels about me. The feeling was mutual. Sabi niya, hihiwalayan daw niya yung friend ko para sa akin. I couldn't say the same. Hirap na ako, DJ Kara. I've fallen in love with my friend's boyfriend while I'm still in a relationship. Oo, nahulog na ako kay Sander. Pero mahal ko pa rin ang girlfriend ko. Hindi ko kayang iwan siya.
Pero gusto ko ng tulad ni Sander, yung sweet and consistent, at mabibigyan ako ng anak. Sa girlfriend ko naman, komportable at alam niya na lahat ng kahinaan ko. 3 years kami ng girlfriend ko. 7 months pa lang kami ni Sander na magkakilala. Help me, DJ Kara. Sinong pipiliin ko? Sino ang pipiliin ko? Parang yung kanta yan, ah. Sino ang pipiliin ko? Diba? Ang hirap naman, taray mo, girl! Hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataong mamili, diba? Pero ang tanong, bakit mo kasi kailangan mamili? Bakit nga ba? Sige nga, basahin natin kung ano ang masasabi ng ating mga pangga dito sa ating Facebook Live. Nakaka-relate kaya sila o naiirita sila sa problema mo dahil nagmamahal ka ng dalawa, torn between two lovers ba ang kanta ninyo? Nako, o ito, Jenna, sabi dito, kung wala ka ng feeling sa partner mo, it's better na makipaghiwalay ka na lang sa kanya. Sabi yan ni Mami Cynthia. Gigil mo ako, girl. Gusto kitang gawing floor map. Sabi ito ni Peter Smeng. Ano ba yan? Isang kiss lang na fall ka na kaagad? Hindi mo ba gusto yung babae? Ang gusto mo, lalaki? Hays, naku. Sabi ni Ate Alicia. Oh. Ang daming G na G sa ating comment section. Kalmahan nyo lang. Oh, ito. Naku, ate, iwasan mo na yan kasi BF siya ng friend mo. Ang gulo ng papasukin mo. Humanap ka ng ibang boy na walang sabi. At sabi ni Mami Rosy, magulo daw ang papasukin mo. So mag-isip-isip ka, girl. O ito pa. Ay nako, malandi ka. Kala ko shibuli ka, sabi ni Alvin. O nga naman, akala ko shibuli ka. False alarm. Ay nako. O ito pa. Nakakaloka naman to. Girl, you are already in a relationship. You don't need to find another relationship. Have some respect to your girlfriend. Try to put yourself in your best friend's place. How would you feel if you found out that someone is in love to your partner? It can really hurt your partner and your best friend. Girl, you need to consider a lot of factors. And please, think of all those people that you will hurt if you still care. Sabi ni Patricia. Jana, ano ba? Baklang tuwang? Sabi ni Camille, Jana, ano ba kasi talaga daw gusto mo? Babae o lalaki? Nakakaloka naman yun, no? Pero, well, sige, basa pa tayo. Mamaya lang magbibigay ng aking side comment dyan. Ay, nako. Alam mo, ate, hindi maganda yan. Iwasan mo na lang si boy. Magkakasira pa kayo ng kaibigan mo. Sabi ni Mami Liberty. Respeto na lang sa jowa mo at sa BFF mo, ating. O, dalawa daw ang dapat mong irespeto. Una yung karelasyon mo, tapos yung friend mo. Sabi ni Rovisel. Mahirap pumasok sa ganyang sitwasyon. Third wheel ka pa sa iba, papatol ka rin pala sa BF ng iba. Better make up your mind. Taken ka na nga eh, mang-aagaw ka pa ng iba. Oh, sabi to ni Mary Mejillo. Oh. Ano ba yan? Tinutuhog mo sila, sabi ni Mami Vilma. Oh, ito. When boredom strikes, lipat sa iba na ma-excite ka. Ay, taray. Sabi naman to ni Jabibida. Ay, taray ng pangalan na Jabibida. Sige. Okay, tuloy ang comment. Huwag ka na lang muna mag-jowa, ate. BFF mo pa talaga? Oh, sabi ni Cheche. Oo nga naman, oh. Doon mo pa talaga balak gawin sa BFF mo? Siya talaga yung napili mo saktan? If ever lang naman. Tama, mag-isip-isip ka na. O ito, tuhugin mo silang dalawa para tumigil na. Pusang gala. Sabi ni Mami Seni, yun totoo. Hindi mo mahal ang girlfriend mo kasi kung mahal mo siya, hindi mo hahayaang halikan ka ng guy. Hindi ka malilito kung sino ang pipiliin mo. Kung totoong mahal mo ang girlfriend mo, malandi ka lang talaga! Sabi ni Anami. Grabe naman ang dami nating ginaji dito, ha? Ay, nako.
mag-isip ka na lang muna talaga kung ano ba talaga ang katauhan mo kasi nagkakagusto ka sa lalaki. Sabi ni Rosalie Siladan. O kasi nagkakagusto sa babae, nagkakagusto sa lalaki. Pero wala na tayo dun eh. Dun lang tayo sa kung ano ba ang dapat niyang gawin sa buhay niya na nasa isang relasyon siya tapos in love din siya sa iba. Kawawa naman ang best friend mo, niloloko mo din. Pati yung karelasyon mo, niloloko mo. Eh wala kang pipiliin, sabi ni Veron. O, wala ka daw dapat piliin sa kanilang dalawa kasi pareho mo naman silang niloloko eh. Basa naman tayo ng comments. Nakagat ko tuloy yung dila ko. Number nga. Tita Cora, number. Commercial break. 10, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. J! Sinadya mo yun, oh. Si Papa Jackson. O anyways, tuloy ang comment. Dito naman po tayo sa ating Facebook fan page. Hanapin mo lang, DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. Sabi dito, huwag kang mamangka sa dalawang ilog. Baka mahulog ka, malunod ka pa. Ay, gusto ko to. Sabi ni Gloria. Tama. Nako. Mahirap naman talaga mamangka sa dalawang ilog. Kung mahal mo pa ang partner mo, siya ang piliin mo. May GF na yung nagugustuhan ng friend mo, yung girl. Mag-isip ka, baka pareho pang mawala, sabi ni Ate Lorena. Hanapin mo muna ang sarili mo. Kung sino ka ba talaga, huwag ka nang mangagaw ng boyfriend. Mahiya ka naman, sabi ni Ate Marites. Mahiya ka naman daw. Aww. Ama ka na, Jenna, sabi dito. Sabi ni, ano to? Aren Garcia. Ama ka na daw, ha? Tama na yan. Ay, nako. Well, Jenna. Kung sino mo na nakaka-relate dito, makinig kang mabuti. Ay, nako. Sabi nila kapag daw nagkakagusto ka sa iba, na take na, mali daw ba talaga yun? Kasi kung hindi mo naman sinadya yung nararamdaman mo, anong gagawin mo nga naman? And nagising ka na lang, may feelings ka na. So mali ba yun na magmahal ng isang taong take na? Ang masasabi ko dyan, yung feelings mo, yung naramdaman mo, there's nothing wrong with your feelings kung may gusto ka. Pero it's wrong when you try to steal the person. Pag nakaramdaman ka na, umiwas ka na. Kasi alam mo naman sa utak mo na mali eh, na hindi pwede. Pero pag gumawa ka pa ng paraan para i-support yung feelings mo, dun magiging mali. Don't try to orchestrate your feelings. Keep your distance right away. Kasi kapag pinatagal mo pa yan at pinag-isipan mo pa yan, matitisod ka pa, madadapa ka pa. Diba? Huwag na. Kapag nasa isang kalsada ka at feeling mo hindi mo kayang lakarin yon kasi maraming lubak, mapapahama ka lang, at hindi naman talaga sa'yo yung kalsada na yun, huwag ka nang dumaan. Mag-U-turn ka na. Dumaan ka sa ibang side. Yung maluwag. Yung feeling mo mas makakapaglakad ka. Kasi ito, complicated na daan to eh. Bakit ka susulong? Huwag na. Kasi minsan, binibaby natin yung feelings natin. Hindi eh, kailangan ko ipaglaban kasi mahal ko naman to eh. Bakit ko pipigilan yung sarili ko? Bakit nga ba? Dapat mong pigilan kasi makakasakit ka. Lalo na kung yung tatry mong agawin, si Sander, na nag-kiss nga kayo, sabi mo, dun pa lang naka-first base ka na ng pagkakasala. Eh, boyfriend na yun ang kaibigan mo. Kung may respeto ka talaga sa kaibigan mo, hinding-hindi mo gagawin yun. Nakunin siya. Ito naman din si Sander, malandi. Ano ba yan? Nakipag-kiss pa talaga sa'yo. O di pareho na kayo. It takes two to tango nga naman. Di lang ikaw, pati siya, malandi din. Diba, dun pa lang sa moment na nag-kiss kayo, nagkasala na kayo dun sa kaibigan mo eh. Dudugtungan mo pa ba? Hindi ka ba nagigilty? Pag nangyari yan sa'yo, mas maiintindihan mo ang lahat. Baka sabunutan mo pa yung girl. Diba? Kaya wag na. Pangalawa, ate,
may karelasyon ka na eh, whether girl man yan or boy, it doesn't matter. Ang importante, committed ka na. Kung committed ka na sa isang relasyon, bakit nga naman mamamangka ka pa sa dalawang ilog? Tama yung sinabi kanina eh, huwag kang mamangka sa dalawang ilog. Kasi baka mapahama ka, baka malunod ka pa. May sasalo ba sa'yo kapag nalunod ka? So dapat maging loyal lang tayo. Huwag na tayong tumingin sa iba. Pero ang tanong dito, ang isang malaking tanong, mahal mo ba talaga yung partner mo? Kasi kung mahal mo yan, hindi ka mafo-fall sa iba. Ibig sabihin lang yan, hindi talaga sa kanya ang buong puso mo. So para sa akin, layuan mo si Sander kasi makakasakit ka at respeto mo yun sa kaibigan mo at respeto mo rin sa partner mo. Bigyan mo na lang siya ng titirang respeto. Kung hindi mo na siya mahal, mag-iwan ka na lang ng respeto. Hindi mo mahal yung partner mo. Kumalas ka na rin. Hanapin mo yung sarili mo, tama yun. Ano ba talagang gusto mo? Kasi baka mamaya naiinggit ka lang din sa kaibigan mo kasi nakikita mo si Sander kung paano siya alagaan. Diba? At kung kampante ka din naman sa partner mo, hindi ka maghahanap ng iba. Diba? Kung siya lang talaga ang gusto mo, hindi ka lilingon sa iba, hindi ka makikipag-kiss sa iba. Ibig sabihin, there's something wrong sa relasyon na meron kayo. Hindi na buo. So, ibigay mo na lang din sa kanya, ibalato mo na lang din sa kanya respeto. Don't let your loyalty become slavery. Kasi kapag nasa isang relasyon tayo, dapat loyal tayo eh. Pero kung feeling mo ay hindi na tama, umalis ka na. Kung hindi mo kayang samahan ang partner mo na kumain kayo ng sabay, magpaalam ka at sabihin mo na hindi mo na kayang kumain na kasabay siya. Kesa yung kumakain kayo ng sabay habang may iba kang kausap or hindi mo naman talaga nagugustuhan yung pagkain, umalis ka na lang. Ibigay mo na sa kanya yun para makakain siya ng matiwasay. Diba? Huwag na nating ipilit kung hindi talaga uubra. Iwanan mo ng respeto ang partner mo. Love doesn't hurt, but loving the wrong person does. Sincerely, Cara.